kayo nasasaktan. Kukunin ko pa rin pong protektahan kayo, nanay. Help ka, Toro! Kaibigan, nandiyan ka pala. Matagal mo na bang amo si Judah? Siya ba nag-utos sa'yo na patayin ako, ha? Tulad sa unti mo, telepono. Hello, Gabriel. Judah! Delikado kayo ni Jacob. Kamusta, Gabriel? Di ba sinabi ko sa iyo, huwag mo naguguluhin ang pamilya ko? Malalaman ni Ruth na ikaw ang dahilan kung ba't kami sinugod ni Toro, kung bakit nasira ang pamilya namin. Huwag na huwag ka natatawag kay Guta. Hayop ka, Judah. Sisiguraduhin ko magbubulo ka sa kulungan. Paalam, Gabriel. Udulay. Tagad ka! Ano? At hanggang ngayon, di pa ko namin siya nakikita. Mabal si tatay dahil sa akin. Kasalanan ko to. Kinakabahan ako, Naomi. Makatatagda lang ako para kay Nanay Sarah pati kay Jacob. Paano kung hindi ka na namin mahanap si Utol? Tura lang yung nararamdaman mo, Levi. Siyempre, hindi lang naman basta kahit sinong tao si Gabriel na kailangan mong hanapin. Mahalaga siya sa'yo, partner mo siya, matalik mong kaibigan. Kaya ka natatakot ng ganyan. Pero Levi, kahit ano pa man yung nararamdaman mo, huwag mo pagdudahan yung sarili mo. Tatandaan mo lagi, Levi, to. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Lalong-lalo na ako. Maraming salamat. Kamusta si Jacob? Malungkot. Kahit galit na galit ako kay Gabriel, hindi ko ginusto yung nangyari sa kanya. Pero ngayon wala na siya. Sana naman. Ito na yung pagkakataon na magsimula tayo ulit. I'm sorry. Sa sobrang galit ko kay Gabriel, ang dami kong nakasalanan na gawa sa inyo ni Jacob. Lalong-lalo na sa'yo. Ikaw ang pinakamamahal kong tao, Ruth. Sana patawarin mo ako. Pangako, magbabago na ako. Gustong pumunta ni Jacob kina Nanay Sarah. Pwede ko ba siyang dalhin doon? Sige, payag ako. Ruth. Sana pag-isipan mo yung sinabi ko. Wala ba talaga? Bossing, kinakausap ng mga pulis ang mga mangingisda sa ibaba. Pero wala daw nakakita sa kanila kay Gabriel. Lola? Jacob? Kasalanan ko lahat ng nangyari kay tatay. Patawarin niyo po ako. At
Bakit ka nagsasalita ng ganyan, Jacob? Nakipagbatila ako kay tatay. Di niya na sana hanapin si Toro. Hindi na siya sana nawala ngayon. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Makinig ka. Mga masasamang tao ang dahilan kung bakit kayo nagkagalit ng tatay mo. At siya din ang dahilan kung bakit nawawala siya ngayon. Huwag ka nga humingi ng tawa dahil wala kang kasalanan, Apo. Wala. Yes, bossing. Toro, naalap mo na ba yung katawan ni Gabriel? Hindi pa, boss. Pero may lead na kami kung saan siya makikita. Umahanap lang ng timing ang mga bata ko, boss. Ang dami pa kasing pulis sa paligid eh. Sige. Balitaan mo ko agad pag naalap mo na yung bangkay. Yes, boss. Toro, bakit po kayo nagsinungan kay Sir Judah? Para hindi tayo kulitin ang hayop na yan. Eh, boss, paano kung di na natin mahanap yung bangkay? Ako na bahala doon. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo sasabit kay Judah. Ito, gamitin mo. Sige na! Kapapit na! Bilis! Bilis na! Bilis! Lola! Nasaan na kaya si tatay ngayon? Saan man siya ngayon? Alam ko ginagawa niya ang lahat para makabalik sa atin. Paano po ko inakasiguro? Dahil lang ako ang tatay mo na aayusin niya ang lahat sa inyong dalawa. Kilala mo naman ang tatay mo, hindi ba tinutupad niya ang mga pangako niya? At hindi siya susuko, lalo na kung ikaw ang ipinaglalaban niya. Tama po kayo, Lola. Dapat hindi na ako malungkot. Kasi ayaw ni tatay yun. Pagbalik niya sa atin, sasalubungin ko siya ng malaking ngiti. Sasalubungin ko rin siya ng napakaibig na yakap. Oo, katulad ng ganito. Ay, naku, po. Pero sana huwag ka magalit. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Gabriel? Natanong ko lang. Sana huwag ka magalit. Sa bangkay ni Tatay Gideon. Ibig sabihin, may kinilaman din siya sa pagkamatay nito? Mukhang ganun nga, Jacob. Kaya nga gustong hulihin ng tatay mo si Toro eh, para mapatunayan niya kung ano talaga yung totoong nangyari sa Tatay Gideon mo. Pero sa kasamang palad, naunahan rin Toro si Utol. Masamang tao yan si Toro! Dapat parusahan siya sa mga nagawang kasalanan niya! Galala, Jacob. Kapag balik ng tatay mo, pinapangako ko sa'yo na huhulihin namin siya. At
at ikukulong namin siya para hindi na siya makasakit ng kahit sino pang tao. Nay? Gabriel noon sa pagpupulis niya. Mas wala kang kasalanan. Kung akong nanay niya, hindi ko siya napigilan. Kung makinigilap sana sa atin si Gabriel noon, hindi sana tumating yung araw na to. Nay, paano nga kung may nangyari na sa kanya? Paano si Chico? Para namang hindi mo kilala si Gabriel. Kung anong paninintigan niya bilang pulis. Siyang paninintigan niya bilang anak at asawa. At lalo tigit sa lahat bilang isang ama. Di ba nangako siya kay Jacob na magkakaayos sila? Hanggang hindi niya nagagawa yan, hindi yung susuko. Kilala ko si Gabriel. Kahit ano pa ang kalagayan niya, gagawin niya ang lahat para balikan si Jacob. Maniwala ka sana sa akin. Kahit na tayo'y magkalayo, alam ko ako nakapunta. Pumunta kasi kami ni Nanay kay Lola. Nagulat ako nung nalaman ko kung ano nangyari sa tatay mo. Ano sabi ng mga pulis, Jacob? Si Kuya Levi ang nangunguna sa paghahanap kay tatay. Gagawin niya daw ang lahat para mahanap siya agad. Alam mo, Nika, kinakabahan ako. Baka kung napaano na si tatay. Huwag kang mag-alala, Jacob. Sa sandaling panahon na nakilala ko ang tatay mo, naramdaman ko kung gaano siya kabait at mapagmahal na tao. Kahit kailan, hindi niya pinapabayaan ang mga taong katulad ni Tito Gabriel. Gusto mo ba, Jacob, magdasal tayo para sa kaligtasan ng tatay mo? Alam ko po. Lagi po kayo nandyan para sa amin. Sana po, kung nasan man ang tatay ko, lagi niyo po siyang bantayan. Sana po, malaman niyang mahal na mahal ko siya. Yun din po ang hiling ko. Sana magkasama ulit sila ng tatay niya. Levin! Oh, Nay! Baunin mo! Pakagutunin ka sa lahat, Nay, ha? Sarap naman nito. Sige po, Nay, mauna na ako. Baka kasi may magalit sa aking nanay. Nakapangako ko doon na kailangan maibalik ko ni anak niya. Masungit pa naman yun. Baka kung anong gawin sa akin. Ikaw talaga, pilo mo. Sige po, Nay, mauna na ako. Kasi mag-iingat ka sa daan, ha? Opa, salamat po, Nay. Sige. Thank you.
mismo ang tatay mo. Pero hindi ka nalang pwedeng lagi malungkot. Hindi ba sabi ng Lola Sara mo na hindi matutuwa si tatay mo pag nalaman niya nagkakaganyan ka nang dahil sa kanya? Ay, ganito na lang. Para hindi ka masyadong malungkot, isipin mo na lang lahat ng masasayang panahon na kasama mo si tatay mo. Naalala ko po yung adobong luto ni tatay. Ang sarap-sarap po nun. Sabi pa nga niya sa akin, paborito niya daw yun eh. Oo. Yun lang kasi yung alam niyang lutuin eh. Eh ikaw, nanay. Ano yung masayang alaala mo nung kasama mo ko si tatay? Madami. Kwentuhan niyo naman ako, nanay, kahit isa lang. Yung tatay mo, lagi ako rin pinapatawa. May isang beses pa nga na sumayaw yun sa gitna ng kalsada para magkabati lang kami. Hindi mo naman naalala yun? Sa bahay ni Mamu. Magkasi talaga si tatay, nanay. Matapang talaga siya. Diba, nanay? Kwentuhan mo pa ako. Ating pagsuyo. Alpha Charlie. Pababayaan si nanay tsaka si Jacob sakaling may mangyari sa akin. Thank you.
Juan. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko? Ruth, kinakausap ka na maayos, sumagot ka naman. Sasagot ko sa'yo, Judah. Ba't ka ba nagkakaganyan? Ha? Dahil ba yan kay Gabriel? Ba't ka ba umiyak, ha? Iniiyakan mo ba si Gabriel? Ha? Ruth! Patay na yung gagawin yun eh. Itigil mo na yan, Ruth! Itigil mo na yan! Mahal mo pa ba siya? Ha? 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 Oo. Mahal ko pa si Gabriel. Sinabi mo! Saktan mo. Saktan mo ba ako? Bawiin mo yung sinabi mo! Balik kay Gabriel! Huwag mo na akong sisihin! Sigurado hindi naaalis dito si Ruth. Kapag kumapit na sa'yo ang bata, paniwala ka sa'kin. Kailangan makuha mo ang loob ni Jacob. Sana patawarin mo ako, Jacob. Para magsimula tayo ulit. Wala ka o hindi, anak, din ang tingin ko sa'yo. Jacob, anak! Halika na mo! Hindi mo ako masisisi, Judah. Dahil sa lahat ng ginawa mo sa akin, pinakita mo lang na mas mabuting tao si Gabriel kumpara sa'yo. Sige! Sige. Saktan mo ulit ako. Sisigaw daw yung sa'yo. Si Gabriel yan, 100%. Ngayon, sigurado na akong patay si Gabriel. Jacob, kumusta ka? Balitaan ko, tinigil na lang ng mga polis paghahanap sa tatay mo. Okay ka lang ba? Hindi ko susukuan si tatay. Dahil nung ako'y nawala, pinaglaban niya ako. Ganun din ang gagawin natin para sa kanya, nanay. Thank you.